Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at ngayon pong umagang ito ay salubungan po natin ng papuri ang Panginoon at tayo po'y mag-aaral po ng kanyang mga salita. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang inyong pangalan, Panginoon. Hallelujah, karapat dapat po kayong purihin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pasalamatan namin kayo, Panginoon. Hallelujah. Papuri po sa inyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wala po kayong katulad, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glorify your name, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo po'y umawit ng pagsambang awit sa Panginoon. Hallelujah. Marapat natin dakilain ang Panginoon, nag-isang manlikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Pagbumasang pangako, marapat nating dakilain ang Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon, nag-isang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Ang lahat ng tuhod sa kanya'y sasamba, ng tuhod sa kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, taming pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Minsan pa nga po, marapit nating dakilain ang Panginoon. Hallelujah, 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 Jesus, nag-isa manlilikha, tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasamba ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat ng tuhod. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa kanya sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat, Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, Panginoon ng lahat, Panginoon Jesus, Panginoon ng lahat. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, oh we praise you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Marapat ang purihin po kayo, Panginoon.
Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inuluwalhati ka namin, Panginoon. Hallelujah. Papuri po sa inyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, 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 glory to you, Jesus, hallelujah, hallelujah, salamat po sa inyo, hallelujah, 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 marapat na dakilain kayo, Panginoon, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, salamat po sa inyo, Diyos, hallelujah. Hallelujah, ngayong umagang ito, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Hallelujah. Patuloy po, Panginoon, na may kami na kapatawaran, Panginoon, sa mga kasalanang nagawa namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Linisin niyo po kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ngayong umagang ito, Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoon, ang pagsama po ninyo, O Diyos, ngayong umagang ito, Panginoon. Hallelujah, sa mga nakakapakinig, Panginoon. Ang dalangin po namin, hallelujah, isamahan niyo po sila, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na makakapag-aral kami, Panginoon, ng inyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, hindi lamang namin ito marinig, Panginoon, kundi mia-apply namin, Panginoon, ito sa aming mga buhay. Magamit namin, Panginoon, makuha namin, Panginoon, magkaroon ng kapangyarihan sa amin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Dalangin namin, Panginoon. Magdadala po, Panginoon, ang inyong mga salita. Kayo po yung lubos, Panginoon, na mangunas sa kaniya. Kayo po yung lubos na sumama sa kaniya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayong umagang ito, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ang kapurihan, Panginoon, ay tinataas namin sa inyo, Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Binibigay ko na po ang buong pagkakataon kay Pastor Emmanuel Gondranes. Amen. Purihin ng Diyos. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang umaga po sa bawat isa na kasama natin ngayong umaga. At naniniwala ako na ang Diyos ay may mga panibagong gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung kayo po ay may balalakasulatan, ay makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Hebreo chapter 12, verse 2. Purito sa Hebreo chapter 12 verse 2. Ano, isang magandang bagay ang natutunan ko sa salita ng Diyos mula sa aklat na ito, na kung paanong sina Daniel nung panahon na siya ay nasa mabigat na pag-uusig, ay nakapagpatuloy siya, nakapanindigan siya sa paglilingkod sa Panginoon. Kung paano ang mga alagad ay kahit na anumang sitwasyon ay nakakapagpatuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Ano? At ganun din si Apostol Pablo, ano? Kahit napakarami niyang pinagdaanan, napakarami niyang ups and down, eh nakapagpatuloy pa rin siya sa gawain ng Panginoon. So ito yung nakita ko dito sa isang saklat ng Hebreo chapter 12 verse 2. Kung inyo pong nakita, ay makipagbukasan po kayo sa akin. At sabay-sabay po natin basahin. Hebreo chapter 12 verse 2. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Dito, ay gusto kong kunan lang ng pansin yung isang yung una sinasabi sa talata. Sabi rito, namasdan natin si Jesus, looking unto Jesus. So dito ay makikita natin dito yung kinukuha rito yung ating attention. Ano? Kinukuha rito yung focus natin. Ano? Kasi naniniwala ako na sa buhay natin, sa iba't ibang, sa sobrang kabisihan ngayon ng mundo, sa daming ginagawa ay, ang isa sa pinakamabilis makuha ay yung ating focus sa isang bagay. Yung ating concentration sa anumang ginagawa natin. Kaya, kung mapapansin natin, sabi dito, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kapag ka ang mga mananampalataya
ay gumagawa ng gumagawa at nakatingin sa Panginoon. Ang sabi rito, nagiging sakdal ang kanyang pananampalataya. Why? Kasi hindi na siya nakapokus. Kapag ang focus natin ay sa Panginoong Jesus, hindi na siya nakapokus doon sa mga bagay na negative. At kapag doon sa mga bagay na nakapalibot sa atin, hindi tayo nakapokus doon, hindi tayo magiging reactive. Kaya usually, kapag may naglilingkod sa Panginoon, pag nakaranas na ng matinding pagsubok, nakaranas ng matinding problema, nagiging naaapektuhan yung kanyang way ng paglilingkod sa Panginoon. Nagiging reactive siya doon sa negative na nangyayari sa kanyang buhay. Bakit po? Kasi maaari yung kanyang focus ay nawawala sa Panginoon. Kaya sabi dito, looking unto Jesus. So gusto kong bigyan ng pansin dito ay yung focus natin sa Panginoon. Minsan yung mga bata, napakadaling kunin ang attention. Ano po? Napakadaling sa isang bagay lang na pwede mo siyang i-maniobra kung saan mo siya pwedeng dalahin, kung saan mo siya pwedeng example, umiyak siya, madali siyang patahanin, madali siyang bigyan, kung meron kang kukunin sa kanya, madaling kunin yun, magagawan mo ng paraan. Ano bakit? Kasi napakadaling makuha yung kanyang atensyon. Tayo po bilang mananampalataya, sabi rito sa Hebreo chapter 12 verse 2 ay namasdan natin si Jesus, sa English ay looking unto Jesus. Looking unto Jesus. So ibig sabihin doon ay yung focus natin ay sa Panginoong Jesus lang. The more na naglilingkod tayo sa Panginoon, naglilingkod tayo, pinagpapala tayo, dumaranas tayo ng matinding pagsubok, ano man ang sitwasyon ng buhay natin, hindi tayo magiging reactive doon. Kasi bakit? Kasi yung ating paglilingkod, lagi ang focus natin ay sa Panginoong Jesus. So ang ibig mong sabihin doon sa looking unto Jesus is the influence by the one who looking up to. Kaya pala, doon tayo nung tumingin sa Panginoong Jesus para tayo ay naaapektuhan tayo ng ating tinitingnan. Kapag ka nakakita ka ng isang bagay na mabuti, ay nakakatuwa at nakakagaan. Kapag ka minsan pumunta tayo sa isang lugar, nakita natin yung isang magandang atmosphere dun sa lugar, ang ganda ng pagkaka-setup ng lugar, minsan napakasarap sa pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam. At dito, makikita natin dito, looking unto Jesus, it is the influence by the one who looking up to. Sabi doon ay, nai-influensyahan tayo ng Panginoong Jesus the more na tinitingnan natin siya. Kaya pag pinansin po natin dyan, sabi doon ay, siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus, niniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So dito makikita po natin, yung ating paglilingkod, kailangan po ay nakafocus sa Panginoong Jesus, looking unto Jesus. Ano? Lahat, gumagawa tayo, naglilingkod tayo, kaya minsan kapag may mga kapatid sa Panginoon na gumagawa sa gawain ng Panginoon at parang pakaramdam niya ay pagod na pagod at parang pakaramdam niya ay siya na lang ang kumikilos sa loob ng church. Ano po? Ang nangyayari doon ay nawawala yung focus niya sa Panginoon, nawawala yung kanyang paningin sa Diyos, sa Panginoong Jesus at napupokus siya doon sa kanyang ginagawa. So every, anumang bagay ang ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, nagwawalis tayo, naglilinis tayo ng church, tumutugtog tayo, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos sa iba, humahayo man tayo kahit palagi tayo nasa church, hindi tayo mapapagod, magpapatuloy pa rin tayo ng paglilingkod sa Panginoon dahil ang ating focus ng ating paningin ay nasa Panginoong Jesus. Hindi tayo maapektuhan, kaya minsan, marami akong narinig na testimony sa akin, minsan may mga manggagawa, sabi nila ay ginawa mo na yung lahat, ikaw pa rin ang masama. Parang hindi pa rin maganda yung dating sa iyo. Ano? Kaya minsan yung nagiging resulta sa mga naglilingkod sa Panginoon o kahit sa mga manggagawa ay nagbubunga ng kahinaan, nagbubunga ng pagbagsak. Bakit po? Maaaring number one, yung kanyang focus talaga ay nawawala na sa Panginoon at nakafocus na lang siya dun sa kanyang ginagawa. Sabi ko nga, sabi dun sa Romans chapter 8, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip doon sa gumagawa na umiibig sa Diyos. So kapag gumagawa tayo ng may pag-ibig, gumagawa tayo ng kasama ang Diyos. Kasi sabi doon, ang Diyos ay pag-ibig. So kapag gumagawa ka kahit isang napakaliit na bagay, nag-iigib ka sa church, nag-iigib ka sa CR sa church,
Ginagawa mo yun ang may pag-ibig. Gumagawa ka ng kasama ang Diyos. Hindi mo naalintana yung iyong sakripisyo na ginagawa ng paglilingkod. Bakit? Kasi ang focus mo hindi dahil sa nag-iigib. Ang focus mo hindi dahil sa ikaw lang lagi ang nauutusan. Hindi lagi sa focus mo na parang wala kang ibang kapatid sa church at ikaw lang lagi ang nag-iigib at parang wala nang tumutulong sa iyo. Ano? Hindi ka na nakapokus doon dahil nakapokus ka na ginagawa mo yun dahil sa Panginoong Jesus. At mula noon ay magbibigay sa iyo ng encouragement na kaya ko ito ginagawa ay dahil sa Panginoong Jesus. Kaya sabi dito, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi kapag ka ang ating focus ay nawala na sa Panginoon, nawala na sa napunta na sa ibang mga bagay, ang nangyayari doon, nagiging reactive tayo. Kaya minsan pag may dumating na problema, masayang naglilingkod, masayang umaawit sa Panginoon, pero kapag may dumating na matinding trials, kapag may dumating na matinding pagsubok o pinagdaraanan, agad silang nawawala sa gawain ng Panginoon. Agad silang nanghihina. Bakit? Napakadali, kagaya ni Apostol, ni Pedro, nung siya'y pinalakad sa ibabaw ng tubig. Ano? Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig dahil nakatingin siya sa Panginoong Jesus. Ano? Pero noong dumating yung malakas na hangin, bigla siyang nabaling doon at ano nangyari? Unti-unti siyang lumubog. So mga kapatid, para tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at magawa natin yung lahat ng bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon, kailangan iset natin yung focus natin sa Panginoon. Ano, wag natin hayaan na yung ating focus ay mabilis makuha. Ay lalo pa naman sa panahon po ngayon, napapakarami na ngayong pwedeng kumuha ng atensyon natin. Nandiyan ang cellphone, nandiyan ang computer, sa palibot natin, napakaraming pwedeng kumuha ng focus natin. Kaya nangyayari, kadalasan sa church, ay nangyayari ay laging minsan nangyayari ay Sunday Christian. Ano? Sunday na lang nakaka-attend, Sunday na lang din nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Sometimes, Sunday na lang din nananalangin sa Panginoon. Bakit? Kasi yung kanyang focus ay mabilis nakukuha ng ibang mga bagay. Kaya sabi dito, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yun ang una natin, gusto kong tingnan natin mga kapatid ngayong umaga. Anuman yung ginagawa natin, anuman yung paglilingkod natin, anuman sitwasyon natin mga kapatid, lagi lang tayong tumingin sa Panginoong Jesus. Huwag nating hayaan na yung focus ng ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon ay madaling makuha. Isa lang naman po kasi ang gagawin ng kaaway o anumang para tayo mailayo sa gawain ng Panginoon ay mabaling ang ating focus sa ibang mga bagay at mawala sa Panginoong Jesus. Sabi rito, the author and the finisher of our faith. Kung gusto natin, mga kapatid, nakakapagtagumpay lang naman tayo dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya kapag ka yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesus at yung focus natin ay nawawala, bumababa rin yung antas ng ating pananampalataya. Bakit? Kasi nagiging focus tayo doon sa mga negative na bagay. Ano po? At ang isa po pong gusto kong tingnan natin dito, ano, number one ay looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tingnan po natin yung number 2 na gusto kong tingnan po natin sa Galatians chapter 5. Aklat po ng Galatia chapter 5 verse 16. Verse 16. Sabi po dito, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman. Purihin ng Panginoon. Kanina, looking unto Jesus. Yung focus natin ay sa Panginoong Jesus. Number 2, ngayon naman, ang focus ng ating paglakad, ang focus naman ng ating pamumuhay ay sa paglakad sa banal na Espiritu. Ano po? Minsan kasi, kapag ipit na tayo o kaya ay sobrang saya, ano? Hindi na natin na mamalayan yung pagkilos ng banal na Espiritu. Napapabayaan na natin at napopokus tayo doon sa mga bagay na nakakapag-desisyon tayo ng mga bagay na sa atin lang sarili. Nakakalakad kaagad tayo ng sarili nating pagpapasya. At hindi na natin ninanasa yung pagsama o yung lumakad na kasama ang banal na Espiritu. Sabi po ito sa verse 16,
Sinasabi ko nga, magsilangad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Purihin ng Diyos. Sabi po rito ay, ang paglakad sa banal na Espiritu ay ang pamumuhay sa kagustuhan ng Diyos. Pero kapag tayo ay namumuhay sa sarili nating laman, sa sarili nating gusto, sa sarili nating desire, ang sabi doon ay the desire to live outside the will of God. Kaya minsan, may tataka kayo, may mga mananampalataya, pero yung kanilang way ng pamumuhay ay wala sa, hindi nakaayon sa salita ng Diyos. Ano, hindi siya na, kumbaga, iba yung kanyang ginagawa. Ano, naglilingkod sa Panginoon, maawit sa Panginoon, pero yung kanyang ginagawa ay taliwas doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi makita doon sa kanyang buhay, yung buhay na may pananampalataya, yung biyaya ng Diyos. Ano po, sabi doon, ang isang sikreto para tayo ay lumakad at makalakad ng hindi ayon sa laman, kailangan ang focus ng ating paglakad ay sa paglakad sa banal na Espiritu. Ano? Ulitin ko po, sabi ko kanina, yung focus natin napakadaling makuha. Number one, kanina yung focus natin ay ituon natin yung ating paningin sa banal na Espiritu. Ngayon naman, ay habang tayo nakatingin sa habang tayo nakatingin sa Panginoong Jesus, habang tayo ay naglilingkod, nagpapasakdal ng ating pananampalataya, habang naglilingkod tayo nakatingin sa Panginoong Jesus, kailangan ang focus ng ating paglakad naman ay sa patnubay ng banal na Espiritu. Isa pong sekreto, sabi doon, para ang isang tao ay hindi makalakad sa ayon ng laman, kailangan mong lumakad na kasamang banal na Espiritu. Kapag ka hindi ka lumakad na kasamang banal na Espiritu, sabi po sa verse 16, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Nakakatuwa. Kapag ang isang tao ay lumalakad sa banal na Espiritu, hindi siya lumalakad sa mga pita ng laman. Ano ibig sabihin? Hindi siya magiging reactive doon sa mga bagay na nakakaapekto sa atin sa laman. Naglilingkod po tayo sa Espiritu at ang Diyos ay Espiritu. At pag lumakad tayo kasama ang patnubay ng banal na Espiritu, napapagod tayo, hindi maapektuhan yung ating paglilingkod sa Panginoon. Oo, minsan wala tayong makain. Oo, minsan nahihirapan tayo. Oo, minsan parang tayo nasisisi. Hindi nun kayang apektuhan yung ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi naglilingkod po tayo at lumalakad tayo kasama ang banal na Espiritu. Nakakatuwa po yung dalawang bagay na gusto ko pong iwan sa atin ngayong umaga. Yung focus natin, yung ating paningin, ibigay natin sa Panginoong Jesus. At number two naman, yung focus naman ng ating paglakad naman ay ang paglakad naman na kasama ang patnubay ng banal na Espiritu. Nakakatuwa. Kaya nga po dun sa 1 Thessalonians 5.19, huwag nating hayaang mamatay yung ningas ng apoy ng Espiritu. Ano? Talagang, kailangan talaga lumalakad tayo na kasama yung banal na Espiritu. Ano, kailangan lumalakad tayo, yung focus ng ating paglakad ay sa paglakad ng banal na Espiritu. Kaya kung meron man po tayong pagdesisyon, kung meron man tayo na gusto kong gawin, anumang bagay na pwede nating, lalo sa church, mga plano sa church, o plano sa ating sarili, plano sa pamilya, sa trabaho, sa anumang bagay, all the plans we have, ang pinakamabuting bagay na dapat nating gawin ay intayin natin yung lumakad tayo at intayin natin yung pagsama ng banal na Espiritu, yung pangunguna ng banal na Espiritu. Minsan, isang bagay na pag mayroon tayong isang mabigat na bagay na pagdidesisyonan o isang bagay na crucial yung ating ano, isang bagay ang pinakamagandang gawin, maupo tayo at sandali. Manalangin tayo at sumangguni tayo sa banal na Espiritu kung ano yung dapat nating gawin. At sa ganung bagay, makapagtatagumpay tayo. Ano? Sabi doon, huwag mong hayaang mamatay yung ningas ng Espiritu. Kaya mga kapatid, hindi tayo magiging reactive dun sa mga bagay na negative. At itong dalawang ito, kapag yung focus natin sa Panginoong Jesus, yung focus natin sa banal na Espiritu, kapag siya'y matibay at hindi siya madaling makuha yung atensyon, makakapagpatuloy tayo ng paglilingkod sa Panginoon. At makikita natin minsan isang bagay, nagagawa natin yung mga bagay at magpapasalamat na lang tayo sa Panginoon. Nagawa natin yung isang bagay sa tulong at biyaya ng Panginoong Jesus. Sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Alam ko po anumang sitwan. Kaya si Daniel, hindi nung siya ibubulid sa ipapaayaan sa mga leon, hindi nakikita yung laki ng leon. Bakit? Hindi yun ang kanyang focus. Ang kanyang focus ay ang Panginoong Jesus. Ano?
sina Apostol Pablo sa kanyang ginagawang paglilingkod, hindi siya nakapokus doon sa kanyang ginagawang pagtugtog sa church. Hindi tayo nakapokus sa ginagawa natin pagtugtog sa church. Hindi tayo nakapokus doon sa ginagawa natin sa loob ng church. Ano mang bagay ang ginagawa natin, nakapokus lang lagi tayo sa Panginoong Jesus. Pero lagi ko nga po sinasabi, mga kapatid, sa buhay natin, bilang isang Kristiyano at bilang isang mananampalataya, ang isa sa pinakamabilis makuha ng kaaway, yung ating focus, yung ating attention. Kaya minsan kung makikita natin, may mga kapatid tayo sa Panginoon, naglilingkod tayo sa Panginoon, o meron tayong mga kakilala na naglilingkod sa Panginoon, sa bandang huli, bumabagsak sila sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil sa tindi na kanilang pinagdadaanan, ang kanilang focus ay na doon sa tindi ng kanilang pinagdadaanan. Sa atin po ngayong umaga, napakagandang isipin at napakaganda nating laging tingnan na yung ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Ano mang bagay yung ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Ano mang sitwasyon ng buhay tayo mayroon. Ano man yung ating nararanasan ngayon sa pagkakataon o sa punto na ito. Tatandaan lagi natin. Hindi ang focus natin ay yung mga bagay na nararanasan ng ating laman. Ang ating focus ay laging nasa Panginoong Jesus at paglakad sa banal na Espiritu. Sa ganung paraan, makapagtatagumpay tayo ng paglilingkod sa Panginoon. At nais ko lang ding magtestimony ni isang magandang bagay, lagi ang patuloy na talagang maniwala ka sa gagawin ng Diyos. At anumang bagay ang sitwasyon ng buhay, anumang bagay yung ating papagdaanan, na ihanda na tayo ng Panginoon doon. Naihanda tayo ng Diyos, anumang bagay. Naihanda tayo, sabi doon, thanks be to God who lead us to victory. Amen po ba? Lahat ng mananampalataya sa Panginoon, thanks be to God. Sa pamagitan ng Panginoong Jesus, dahil siya nagbibigay sa atin ng tagumpay, nakahilera na tayo sa mga mananagumpay. Bakit? Kung ang isang tayo ay nakapokus nga sa Panginoong Jesus, at tayo ay nakapokus sa paglakad sa banal na Espiritu, isa lang ang masisigurado, tagumpay tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? At nais ko pong anihan kayo sa panalangin. Ano po, tayo po yumuko, tayo manalangin sa Panginoon. Tayo po muna ay magpuri sa Diyos. Hallelujah. Praise Jesus. Niluluwalati po namin kayo, Panginoon. Kayo po yung Diyos na aming pinaglilingkuran, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo ngayong umagang ito, O Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa mga kapatid namin, Panginoon, nakasama ngayong umaga. Papasalamat po kami sa patuloy na biyayan at inyong ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Ama, salamat po. Dalangin po namin ang inyong salita na aming napag-aralan ngayong umaga. Tulungan po ninyo ang inyong lingkod. Tulungan po ninyo ang inyong mga lingkod, Panginoon, na lagi yung aming focus sa inyo at yung focus sa paglakad sa banal na Espiritu, O Diyos, hindi makuha ng ibang bagay, Panginoon. Hindi makuha ng anumang bagay, Panginoon, ng problema, hindi makuha ng kasaganaan, hindi makuha ng problems, Panginoon, kundi, Panginoon, yung focus talaga namin ay sa inyo lang. Yung aming mga ginagawa, hindi namin ginagawa ito, yung aming atensyon ay makuha doon, kaya namin ginagawa dahil ang focus namin ay nandun, kaya namin ito ginagawa ay dahil kayo yung aming focus, Panginoon. Maging sa larangan ng pagdidesisyon, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, na ang focus ng bawat desisyon na aming gagawin, Panginoon, ng paglilingkod na aming gagawin, Panginoon, ay nakapokus lang po talaga sa inyo, O Diyos. Kagaya, Panginoon, huwag nyo kaming hayaan lagi na yung isang Kristiyano na mananampalataya, Panginoon, na madaling makuha yung atensyon, Panginoon. Dalangin namin ngayong umaga, yung focus namin sa inyo ay maging matatag, O Diyos. Yung focus talaga namin ng paglilingkod sa inyo, Panginoon, at yung focus namin sa paglakad ng banal na Espiritu, Panginoon, ay talagang sa inyo lang, O Diyos, at hindi makuha ng ibang atensyon, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, patuloy niyong pagpalain ng bawat isa na narito ngayong umaga at kasama namin, Panginoon. Salamat sa biyaya, panibagong buhay, kalakasan na inyong binigay ngayong umaga. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, kung meron man na sitwasyon ang aming mga kapatid, Panginoon, sino man saan mang sitwasyon ng aming mga kapatid sa umagang ito, O Diyos, ito man ay dumadanas ng matinding pagsubok, kung meron man ditong nanghihina, kung meron man ditong halos parang nawawala na ng pag-asa, pabagsak na yung kanyang paglilingkod,
Ngayong umaga, Panginoon, tulungan niyo kami, O Diyos, na yung focus namin sa inyo, Panginoon, yung lumakad kami sa patnubay ng banal na Espiritu, Panginoon, yung focus namin ng paglakad ay sa banal na Espiritu, O Diyos, na siyang nag-aming kapangyarihan, siyang magbibigay sa amin ng tagumpay sa paglakad namin sa buhay na ito, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, right now, in the name of Jesus, palakasin mo, Panginoon, ang bawat siya sa amin, Panginoon. Yung aming focus, Panginoon, ay talagang matuon muli, Panginoon, sa inyo at hindi sa ibang mga bagay, O Diyos. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak ngayong umaga. Kung meron man dito na may kapatid namin na may nasa banig ng karamdaman, dideklara po kami ng kagalingan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Blessing, Panginoon, physically. Blessing din, Panginoon, financially, spiritually, emotionally, mentally, spiritually, Panginoon. Lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, we declare blessing. We declare victory, Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan ng inyong mga anak, nagdideklara kami ng tagumpay ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Jesus. In the name of Jesus, kayo po yung patuloy na humawak at kumilos, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak, O Diyos. Salamat po sa inyo po namin. Ibinabalik ang pinakamataas na papuri at ang pasasalamat po ay sa inyo sa makapangyariang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po yung aming mga kasama. Ano po? Yan po, si Sir Ashley, yan po ang asawa. Si yan, Brother Alan, Ninong Alan po, from Saudi yan. Si Ninang Mel. Yan. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Pagpalain po ng Panginoon ng bawat isa at muli bumabati po kami ng happy anniversary sa Door of Faith Church Antipolo. To God be the glory po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.